hindi na lumayo si Jeremiah sa kanya mula sa pagbalik nila sa evacuation center. Hanggang sa paulakan nilang imbitasyon ng Vice Mayor na kumain sa pinakamagandang restaurant sa Camiguin. Kinahaponan, inilok din siya ng Jeremiah na sumabay na sa private plane nito pabalik sa Manila. Hindi ako nagkamali na akalang sa pagkatao mo, Miles. May soft spot din pala sa puso mo mga taong nangangailangan. Anito habang nasa iyong papawid sila, I admire people like you. To think na depressed ka and you are have your own burdens ay naisip mo pa rin magpaligaya ng kapwa mo. Naaawa ako sa mga victims ng flash flood. Besides, na-realize ko na mas mabigat ang problema nila kaysa sa akin. Nawalan lang ako ng isang unfaithful boyfriend. Samantalang sila, bukod sa nawalan ng bahay at mga kabuhayan nila eh, nawalan pa sila ng mga mahal sa buhay. That's the right attitude, my sweet. Pagsang-ayon nito. Kailan nga palang balik mo sa Villarreal? I don't know. Wala pa akong plano. Ayoko na sana ungkatin to pero ano nangyari sa boyfriend mo at sa half-sister mo? Marahang usisa nito. Magkatabi sila sa pagkakaupo, halos magkadikit ng kanilang mga siko. May hatid na nakakatuwang sensasyon ng pagdadaiti ng mga balat nila. Inalis niya ang pansin doon, bumuntong hininga siya. They got married? Kunway malungkot na sagot niya. Oh, I see. Nakikisimpatsya ang tono nito. Pagkaway naramdaman na lamang niyang hinawakan itong isang palad niya. Lalong may dahilan ka para bumalik sa Villarreal, mahinang sabi nito. Why don't you spend the rest of the summer there with me? 2 weeks from now, baka magsimula ng rainy season. Mag-island hopping tayo kung gusto mo. Nakita mo na bang magagandang cave sa Villarreal? You'll be missing one half of your life kapag hindi mo nakita yun. Nabasa ko nga sa magazine na may ilang rock formation sa loob nun na kung titingnan mabuti parang sculptured na imahe ng Virgin Mary. Yeah, meron ding nagmukhang dragon ng hugis. Dugtong nito. Baka nga bumalik ako sa Villarreal Island this week. Bakit hindi ka pa sumabay sa akin? Huwag na, magkita na lang siguro tayo doon. There you are again, Miles. Alam mo bang nasasaktan ako kapag nararamdaman kong tinatanggihan mong effort kong makapasok sa buhay mo? May nahimigan siya pagdaramdam sa tono nito. To be honest with you, mas gusto ko kasi mapag-isa muna para makapag-isip at makapag-meditate. Okay, I'll respect that. But I'll expect to see you in Villarreal this weekend. Yeah, tumatangong sabi niya. Pagsapit nila sa helipad na nasa rooftop ng Soriano Towers ay nagpumilit si Jeremiah na maihatid siya. Naisana niya tumanggi ngunit nagpumilit ito. Bahala ka na nga, ikaw rin mapapasubo ka. Malayon tinitirhan ko. Babalan niya habang sakay sila ng Mercedes bench nito. Hindi naman masyadong malayo ang Tipolo. Handa ako kahit siguro sa Aparica pa kita ihatid. It's worth the effort. Gusto niya mag-blush sa tuwing nagpaparamdam ito ng special feeling sa kanya. Pero maingat siya. Hindi siya dapat sumakay sa magagandang pinapakita nito. Malay niya kung sanay lamang ito mambola ng mga babae. Malay rin ba niya kung pinoprospect lamang siya na maging girlfriend nito. Ngunit on guard din ito sa damdam nito dahil umiiwas sa salitang kasal. Nakakahiya kasi sayo, sabi niya. Alam ko namang may nagdadrive para sayo, but here you are. Pinagdadrive mo ko. Wala akong driver, Miles. Hindi ako sanay na pinagsisilbihan. Bata pa ako, independent na ako. I do things on my own. But you are a so. Being a Soriano doesn't make me a special person, Miles. Putol nito sa sinasabi niya. I don't want to be treated like a king just because I'm the son of Gerardo Soriano. I'm an ordinary person. I have my own flaws and weaknesses. Pinayuhan kami ni Papa na magkaroon ng bodyguard na mauso ang kidnapping. But I didn't buy the idea. I can't protect myself. Natahimik si Miles. Mula sa isang sulok ng mga mata niya ay tinignan niya ito. Nasurpresa siya sa mga sinabi nito. Totoo kayang hindi nagpapatrato ng special? Nagkamali pa siya ng first impression nito. Kabaligtaran nito na inakala niya na kumusta ito'y parang hari. Hindi rin ito tulad ni Wilson na mahilig magmanipula ng ibang tao at gagamitin ang pera at kapangyarihan, makuha lamang ang maibigan. Mukhang nagkamali ka ng impression sa akin, Miles. May hinakit sa tono ni Jeremiah. Yes, I admit it. Ganun naman talagang impression ng mga tao sa mga katulad niyo. Umiling ito. I will prove them wrong. Pagdating niya sa inuupahan niyang apartment sa Antipolo ay nagpasalamat si Miles kay Jeremiah. Nasa control nitong automatic lock ng mga pinto ng kotse. Kaya nang magtangka siyang bumaba hindi niya yun mabuksan. Napating siya rito. You haven't given me your number yet, sweetie. He was smiling naughtily. Okay. Kinuha niyang notepad at sign pen sa loob ng kanyang handbag. Sinulat niyang kanyang cellphone number doon.
Be sure na hindi ka magpapalit ng SIM card mamaya. Biro nito habang tinitinan ang kaperasong papel na binigay niya rito. Ginawa ko lang naman yun dahil gusto kong maputol ng communication namin ni Ernest, sabi niya. Okay, salamat sa paghahatid, Ted. Hindi mo malang ba ako imbitahan sa loob na apartment mo? Pasubali nito. I'm sorry pero hindi ako nag-i-invite na lalaki sa loob ng apartment ko. Naaasiwa ako. Besides, I can't offer you anything. Tubig lang ang laman ng ref ko. Pagkasabi nun yung bis na siya ng kotse nito, mataman siya nitong pinagmasdan. Bakas ang frustration sa mukha nito habang nakapatong sa manibela ang isang braso nito. Well, anong magagawa ko kung ayaw mo? Gata go, see you. Pinasiban na nito ang kotse. Naiwan siya nakatayo sa tapat ng gate ng apartment. Napapabuntong hininga siya. May pagsisisi at panghihinayang siyang nakapa sa kanyang dibdib. Ayan, naginarte at nagpakipot ka pa kasi. Tila narinig niyang paninisi na isang bahagi ng kanyang isip. Ang totoo ay gusto niyang imbitahan sa Jeremiah sa loob ng kanyang apartment. Gusto pa niya itong makakwentuhan at makilala ng mas malalim. Pero masisirang strategy niya. Hindi siya dapat magpakita na very eager siyang mapalapit dito. Kailangan maging consistent pa rin siya sa unang impression na ipinapakita niya rito na hindi siya ganun kadaling abutin. Kailangan ito ng extra effort para makapasok sa buhay niya. Higit sa lahat, iba siya sa mga babaeng nakilala nito na halos magkandara pa upang mapansin at maging bahagi lamang ng buhay nito. Kailangan pakagatin pa kita sa pain ko, Jeremiah. Ramdam niya hindi na siya mahihirapang gawin yun. Nabasa niya sa mga mata nito kung gaano siya nito na-miss na makita siya nito sa evacuation center. Papasok pa lamang siya sa kanyang apartment nang tumunog ang message alert tone ng cellphone niya. Isang message mula kay Jeremiah na tanggap niya. A sweet note. Napangiti siya. He seems to be romantic. Hindi niya sinagot ang text message nito bilang bahagi ng pagpapatrying hard kuno niya. Nagtuloy siya sa kitchen at kumuha ng pineapple juice in can mula sa maliit na refrigerator. Diretso niyang ininom yun. Pero nang muli niyang damputin ang cellphone na hindi siya mapakali. Para nagigilty siya, hindi man na siya nag-respond sa pagpapadala ng text message to Jeremiah. Nag-type siya sa keypad na, "Drive safely. Don't use your CP while driving." Nakangiting pinadala niya rito ang mensaheng yun. Pakit na siya sa kanyang silid na marinig niyang ringtone ng cellphone niya. Bigla siyang na-excite na sagutin ang tawag sa pag-aakalang si Jeremiah yun. Ngunit nalaglag ang mga balikat niya na makitang sa maliit na screen ang Dragon. Yun ang pangalan nilagay niya sa phone book ng kanyang cellphone para kay Wilson. Ano ng development, Miles? I'm sure na nakita na kayo. Ano nangyari? Bungad na tanong nito nang sagutin niyang tawag nito. Kailangan bang step by step na mga ginagawa ko i-report ko sa'yo? Bakit hindi ka nalang maghihintay ng resulta? Hindi pwede yun, Miles. Baka nakakalimutan mo ako ang nag-assign sa'yo sa misyon na ito. Dapat lang na malaman kung bawat development na mga ginagawa mo. Inis na iminagsak niyang katawan sa malambot na kama. Okay. Nagkita na kami. At mukhang ang totoong observation mong nahuhulog na siya sa trap ko. Mukhang namiss na niya ako at interesado siya sa akin. Did he propose? Sort of. Pero hindi pa rin ako nakakasiguro kung may feelings nga siya sa akin, Wilson. Malay ko kung magaling na talagang mambola at magpasakay sa Jeremiah. Nag-iingat ako. Baka naman sa akin pa bumalik ang bombang inihanda ko para sa kanya. Bravo! Halatang masayang masaya ito sa nareport niya. It sounds great, Miles. Magaling ka talaga. Kahit si Jeremiah hindi nakaligtas sa lakas ng magnetic appeal mo, mukhang mabibigyan kita ng bonus, a trip to Bangkok with shopping money or a 2-week cruise in the Caribbean. Hindi ko kailangan yan, Wilson. Alam mo naman kung ano lang ang gusto ko at pwede ba? Hintayin mo na lang ang tawag ko. Paano kung nagkataong magkasama kami ni Jeremiah nang tumawag ka? Mabubuko na tayo kaagad. Alright, pagbibigyan kita sa pagkakataong ito. Sabi nito. Pinutol na niyang kanilang usapan, saka siya tumitig sa kisame. Nalilito siya ngayong nakilala na niya ng mas malalim ang pagkatao ni Jeremiah at nalaman niyang hindi pala ito katulad ni Wilson na mas may puso ito, very humble at hindi kasing arugante na kapatid sa ama. Lalo tuloy akong inaatake ng guilt kung bakit kasi nakipagsabuatan pa ako sa tarantadong Wilson na yun at sa Jeremiah pang pinagtulungan naming ibagsak. Oh my, ano ba ito na pasukan ko? Magmula nang ihatid siya ni Jeremiah sa kanyang apartment ay inulan na siya ng text messages mula rito. Paminsan-minsan ay nagre-reply siya. Kailangan maging consistent siya sa strategy niya yung pa-effect na mahirap siyang abutin at kahit anak ito ng isang milyonaryo ay hindi siya magkakandara pa sa pagbibigay nito ng attention sa kanya. Nais niyang palabasing iba siya sa mga babae na kilala na nito. Pero gusto niya pakiramdam na pinag-aaksayan siya nito ng oras. She was so happy at the way things turned out.
Makalipas pang 2 araw ay hindi na ito nakontento sa text messages. Tinatawagan na siya nito. How are you doing, sweetie? Masaya ang bungad nito. Did I disturb you? Hindi naman, binabasa ko lang bagong novel ng favorite author ko nang tumawag ka. Sagot niyang nilangkapan niya ng sarkasmo. Kaya siguruhin mong importante ang sasabihin mo. Mukhang hindi magandang gising mo kanina, pansin ito. Wala naman ako masamang gising, it's just that when I'm reading a novel or doing something which needs my full concentration, tapos ay bigla akong istorbohin ng tawag eh, madali ako mabwisit, masungit ka pa rin pala. What if I just wanna say hi? Yan lang ang dahilan kaya ka tumawag? Mataray niyang tanong. Yeah? Oh my? Kunway inis siyang nagbuntong hininga. Inistorbo mo ko para lang magsabi ng hi? Hindi ba enough reason na yun to call up somebody? I just wanna know kung okay ka. Sumagot ako, that means humihinga pa ako. Satisfied? Bakit bang init ng ulo mo? Tila iritado na rin ito sa mga pagsusungit niya. Wala ka na bang itatanong? Hey, naging man-hater ka na ba dahil sa ginawa sa'yo ni Ernest? Don't mention his name, please. Okay, I'll be in Villarroel Island tomorrow. Tutuloy ka ba this weekend? Wala akong maisip ng dahilan para i-report ko sa iyong lahat ng pupuntahan at gagawin ko. Jeremiah, boyfriend ba kita? Magiging boyfriend pa lang. Kahit hindi niya ito nakikita ay may pakiramdam siyang pilo na kangiti ito. What? Hindi ka rin overconfident, no? Kunwari inis niyang reaksyon. Paano ka naman nakakasiguro magiging boyfriend kita? Because I'm going to tame you, Miss Masungit. Sorry ka na lang dahil ayoko nang ma-inlove. Lalo si isang katulad mong habulin na babae. Don't be so sure, Miles. Go-getter ako. Kapag may ginusto akong makuha, I work hard to get it. I'll teach you to love me. At patutunayan ko sa iyong kay sarap na patuloy na magmahal. It's not always heartache, my dear. You're wasting my time, Jeremiah Soriano. Goodbye. Pero ang totoo'y nakangiti siya nang i-off at bitawan ng kanyang cellphone sa ibabaw ng kama. Magiging ipokrita siya sa kanyang sarili kung hindi niya amining kinikilig siya sa mga pangungulit at paghahamon ni Jeremiah sa kanya. He's going to tame me, ha? Huh? At gagawin niya raw akong lahat para mapaibig ako. Mukhang totoo na ito. Kumagat na siya ng gusto sa bitag ko. Hindi siya nagkamali sa isipin magiging effective ang estratehiyang naisip niyang gamitin sa pagpapaibig dito. Alam niya na silbing hamon dito ang pagiging aloof at mataray niya. Pati ng pagtrato niya rito na parang isang ordinaryong tao lamang. Naging effective din ang gimmick niyang hindi siya interesado rito na malayo siya sa mga babaeng halos lumod na sarap nito mapansin lamang nito. Shit! Napamura sa Jeremiah na maisip na baka enough ni Miles ang cellphone nito. Matamlay na binaba niya yun sa ibawa ng kanyang desk. Hindi inis ang nararamdaman niya para dito kung hindi paghihirap ng kanyang loob dahil sa kalamigang pinapakita nito. Ibang iba talaga siya sa mga babaeng nakilala ko. To think na alam kong kilala niya ako pero walang kiyaming tinatarayan niya ako. And she seems not interested in me, sa isip-isip niya. Nasa harapan niyang tambak na papeles sa dapat niyang pag-aralan para sa mga bagong cell sites na itatayo nila at expansion program. Ngunit eto siya at si Miles ang pinakakaabalahan ng isip. I really like her. Wala siyang kieme. Nagtataray siya kapag gusto niyang magtaray. She's very transparent, frank, and straightforward. Hindi siya katulad ng ibang babae na good sides lamang pinapakita para magpaka-impress sa akin. Nangingiti siya sa tuwing naisip niyang si Miles pa lamang. Ang babaeng nakapagsungit sa kanya ng ganoon. Masungit lang siguro siya dahil bitter pa siya sa nangyari sa kanila ni Ernest. At kahit nagpapakita na siya ng interest dito ay mukhang hindi nito pinapansin. Nakakapanibago dahil sanay siya na kapag nagpaparandam siya sa isang babae ay naging girlfriend niya ito with no sweat at all. Wala siyang niligawan na hindi sinunggaban ang pagkakataong maging girlfriend niya o kahit maging fling lamang niya. Pero kay Miles mukhang hindi ubra ang magic ko sa babae. Mukhang sa kauna-unahang pagkakataon ay mababastard siya. I'm afraid I found my match. Ngayon niya susubukan ang karisma niya sa babae. I'm going to tame Miss Sungit. Nagpunta sa Jeremiah sa Villarroel ng Biyernes ng hapon dahil sa imbitasyon ng ilang Kappa Villa owners. May golf tournament na isinagawang mga organizers na tinawag na Villa Owners Cup. Bagamat para sa kanya ay less challenging at less adventurous ang larong golf, ay naglalaro pa rin siya noon. Mas gusto niyang sport na risky tulad ng polo. Nagkaroon na naman ng pagkakataong magkasama-sama sila mga Villa Owners. Kapag ganun may sport activity sa Villarroel ay lalong nade-develop ang camaraderie sa pagitan nila. Kinagabihan sa unang araw ng tournament ay nagkaroon ng party sa beach ng exclusive village para sa lahat ng lalawak sa Villa Owners Cup. Pakaramdam niya ng gabing yun na hinahanap siya ng match ng kanyang mga Kappa Villa Owners. This is my cousin Frida. Pakilala ni Marcos sa magandang babaeng kasama nito. Kararating pa lang niya from Los Angeles.
Siya ang katulong namin ni Mami sa furniture business namin doon. She's on vacation at nabanggit niya sa akin gusto niya makarating dito sa Villa Royal. Hi Frida, what a nice name. Nakangiting sabi niya habang nakikipagkamay sa magandang pinsan ni Marcus. Lumapad ang ngiti ni Frida. Pagkaway nag-excuse na si Marcus, tinapik pa siya nito sa balikat at bumulong. Make sure na magiging kaso ni Lukita pare. Natawa siya. Bakit ba lahat na lamang yata ng kaibigan niya sa Villa Royal ay desperadong maihanap siya ng nobya? Ilang ulit ng pilyano ng mag-asawang Nicolay at Gracia. Na-date siya sa best friend ni Gracia ang si Lani. Halatang may gusto sa kanyang dalaga. In fact, sa tuwing may okasyon hindi ito nakakalimot na magpadala ng regalo sa kanya. Pero hindi sila nag-click. Nakilala rin niya sa party na yun si Janine, isang sumisikat na singer na kaibigan ng villa owner na si Garrett. Ngunit mukhang sumobra sa pagka-liberated ang babae. Masyadong seductive kung ito'y manamit, malakas humalakhak at hayag ang pagka-flirt. Agad siyang dumistansya dito. Hindi niya gustong sayangin ang panahon sa tulad nito. Pinili niyang company ni Frida na mas reserved at decente. Maraming kwento si Marcus tungkol sa iyo, sabi nito habang nasa isang sulok sila at kapwa may hawak na kupita ng alak. Wala ka raw girlfriend for quite some time now. Mga 4 months na siguro. I couldn't believe it. Ikaw pa eh, tsak na nagsusuon ng mga babae sa iyo. I don't know, but lately, cautious na ako sa pagpasok sa isang relasyon. Before everywhere I go, nagkakaroon ako ng ka-affair. Parang ordinaryo na sa akin yun para bang as simple as brushing my teeth or shaving. Kaya siguro wala na akong maramdamang excitement. Siguro yung naghahanap ka na isang serious relationship, sabi ni Frida. Me too, gusto ko na akong makikipag-boyfriend ako ngayon, yung husband material na. Yung relationship na pupunta na sa isang lifetime commitment. Hindi kaya we're meant for each other kaya tayo nagkakilala ngayong gabi? I don't think so. Maagap na salag ng kanyang isip. Sa kabuuan ng party, si Frida ang kasama at kausap niya. Kahit medyo nabubore siya, pinagtiyagaan na niya ang company nito, alang-alang sa kaibigang si Marcus. Okay na sana ito pero hindi niya maramdaman dito ang kakaibang bilis sa tibok ng puso na hinahanap niya. Frida was attractive. Alright pero walang apekto sa kanyang kagandahan nito. Hanggang paghanga na lamang sigurong kaya niya ibigay rito dahil sa physical attributes nito, iba pa rin si Miles sa kanila. She has the text or something na wala kina Lani, Janine, Frida at kahit na sinong babaeng nakilala ko. Kakaiba rin ang nararamdaman niya kapag si Miles ang kanyang kasama, excitement na hindi niya malaman kung saan ang gagaling. Pakaramdam niya isa siyang teenager na naghahabol sa kanyang crush. Dito lamang din niya naramdaman ang sinasabing magic spell na hindi pa niya nararamdaman sa sinumang babae. Pagkatapos ng party ay hindi na humiwalay sa kanya si Frida. Nagpakita ito ng motibong handa nitong ibigay ang sarili sa kanya ng gabing yun. Katulad din siya ng ibang babae na kilala ko. Isang ngiti lang eh, sasampan sa kama ko. Naiiling na isalob niya habang patungo sila sa kanyang villa. Naka-abresyete ito sa kanya na animoy halos ayaw nang bumitaw sa kanya. Pagdating nila sa villa niya halos magubad na ito sa harap niya. She kissed him at walang kiyeming dinunggol nito mayayamang nitong dibdib sa kanya. Binaba pa nito manggas na suot nitong off-shoulder blouse para i-display ang cleavage nito. I'm lonely, Jeremiah. Kagagaling ko lang sa isang heartache. Anas nito habang hinagkan siya sa puntinga. Nagdrama pa, ginaya pang buhay ni Marce. Eh. Halataw namang nagpapa-effect lang sa loob-loob niya. Dati naman ay okay lang sa kanyang magpapapansin sa kanyang isang babae. Sinasakyan na lamang niya ang gimmicks na mga ito. Ngunit ngayon nagiging kairita-irita na yun sa kanya. Gusto rin niya magtaka sa sarili dahil hindi na siya natuturn on sa mga ginagawa ni Frida samantalang dati gusto niya ang mga babaeng liberated. But this time, walang reaksyon ng katawan niya. Matagal ka na rin walang girlfriend. 4 months for someone like you is too long. You don't deserve that, Jeremiah. I'm sure na malungkot ka rin. You need someone to make your nights worthwhile. Bulong nito sa tenga niya. Mukha siyang disente pero hindi rin pala. O dahil isa akong Soriano kaya lahat ng babaeng makalapit sa akin ay nagiging kapit-tuko. At kahit disente nagiging indecent? Okay, pagbibigyan ko siya. Baka naman isipin niya bakla ako. Naging agresibo na siya ng sumunod na sandali. Gamit ang bibig niya ay pinubaran niya si Frida. Pagkatapos nun ay mabilis niyang kinuha ang rubber for protection sa kanyang wallet. Palagi siyang may baon nun, hindi dahil sa takot siya sa responsibilidad. Nag-iingat lamang siya, ayaw niya magkaroon ng anak sa isang babaeng naka-one-night stand lamang niya. Kung magkakaanak man siya, gusto niya yung produkto ng pagmamahal. Hindi na pangangailangan ng katawan. Dahil din sa mga paalala ng kanyang papa, naging very cautious na siya. Ayaw niya makatagpo ng tulad ni Monica na magkaanak ay ginamit yun para maghabol, magkapera at guluhin ang buhay ng kanyang ama. He kissed Frida. Gumapang ang mga halik niya sa buong katawan nito. Lahat ng daanan ng kamay niya ay sinusundan ng kanyang bibig.
Dinig na dinig niyang tila nakakabaliw na ungol mula rito dahil sa ginagawa niya. Ngunit bigla-bigla parang boses na ni Miles ang naririnig niya. Bigla siya natigil sa ginagawa. Daig pa niyang apoy na biglang binuhusan ng malamig na tubig. Shit, bakit ba palagi ko siyang naiisip? Mabilis niyang dinampot sa saigang mga damit niya. Dinampot niya rin ang mga saplot ni Frida at Minato rito. Nagtaka ito sa naging actions niya. Jeremiah, why? Wala ako sa mood. I'm sorry. Pagkasabi nun, iniwan na niya ito na nakanganga pa sa pagtataka. Wala nang interest si Jeremiah sa kahit na sinong babae. Kay Miles na lamang yata. Nagtuloy siya sa Villa Royal Garden Hotel at kumuha ng isang suite doon. Hinayaan niya si Frida na mag-isa sa kanyang villa. Is this love? Biglay na itanong niya sa sarili habang nakahiga siya sa kama. Walang sino mang babae ang bukupan ng isip ko tulad ngayon. Mukhang iba ng epekto sa akin ng babaeng yun. Pero bigla niyang naalala ang batas ng kanyang papa. Kapag in-entertain kong feelings na to, baka kung saan ito mapunta. Okay lang na hindi sa akin ibigay ng papa ang pagiging CEO ng Maharlikom at chairman ng Soriano Group. Huwag lamang yung mapunta kay Wilson. Pero sa isang banda, maaaring may katotohanan ang sinabi ni Wilson na kahit lumabag siya sa batas ng kanilang papa, ihuhu pa rin ang galit nito. At sa bandang huli sa kanya pa rin ito ipapasang pamumuno sa kanilang mga kumpanya. Dinampot niyang kanyang cellphone. Tatawagan niya si Miles. Subalit isang beses na nagre-ring ang cellphone ito, hindi pa rin ito sinasagot. Please answer this, Miles. Please answer this. Nainip na sabi niya sa isip habang hinihintay na may magsalita sa kabilang linya. Ngunit nabigo siya. Shit! Halos ibalibag niyang hawak na cellphone. Anong gagawin ni Jeremiah ngayon tila nahuling na siya kay Miles? Handa na ba siyang sabayin ng kanyang ama? Pero paano kung malaman niya ang lahat ng pinakita sa kanya ni Miles isang palabas lang? Magawa pa din kaya niyang mahalin ng dalaga? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.